Magandang araw! Welcome sa Teacher Frel TV! Tayo ngayon ay mag-aaral sa asignaturang Arts 4, Quarter 3, Week 3, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Relief Printing. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na makapagsusuri at makapagbibigay puna sa mga disenyong may etnikong motif o ethnic motif designs. A. Maipakikita ang mga paraan ng paggawa ng relief prints at kung paano ito magagawang mas makabuluhan at kawili-wili. B. Maipamamalas ang kakayahan sa paggawa ng relief prints. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang mga paraan ng paggawa ng relief prints. Pero bago tayo magsimula sa ating aralin, ay balikan natin ang ating nakaraang aralin. Panuto, tingnan ang ethnic designs. Suriin at sabihin ang katangian ng disenyo. Una, pagmasdan mabuti ang mga disenyong etniko. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng linyang hindi gumagalaw? Magaling! Ang tamang sagot ay Letter B, Bukidnon. Pangalawa, matatagpuan ng mga Kalinga sa pinakahilagang bahagi ng Luzon. Mahilig sila sa makukulay at may disenyong mga damit tulad ng mga larawan sa ibaba. Anong katangian ang ipinapakita nila? A. Pagkamalinis. B. Pagkamalikhain. C. Pagkamasipag. O D. Pagkamasinop. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay Letter B. Pagkamalikhain. Pangatlo, alin sa sumusunod ang linyang gumagalaw? Magaling! Ang tamang sagot ay Letter C. Pang-apat, anong elemento ng sining ang nagmula sa isang tuldok na pinahaba patungo sa iba't ibang direksyon? A. Espasyo. B. Hugis. C. Kulay. O D. Linya. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay Letter D. Linya. Panglima, ito ay elemento ng sining na pinagtagpo ang dalawang dulo. A. Espasyo. B. Hugis. C. Kulay. O D. Linya. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay Letter B. Hugis. Suriin natin. Mayaman sa kultura at sining ang ating bansa. Ito ay dahil sa kontribusyon ng iba't ibang pangkat etniko. Ang disenyong may etnikong motif ay makikita sa maraming bagay tulad ng banga, tela, damit, sarong, malong, panyo, cards at iba pa. Lalo nitong napagaganda ang mga kagamitan. Ngunit, ang hindi alam ng karamihan, ang mga ethnic designs ay may mahalagang kahulugan sa mga pangkat etniko. Ang ibang pangkat na naniniwala sa mga anito ay gumagamit ng mga hugis ng hayop, tao, halaman, bundok, araw at iba pa upang ipakita ang kanilang kultura. Mayroon naman pangkat na may kani-kaniyang silbi ang bawat bagay na nilikha nila, ang bawat obra sa okasyon o pagdiriwang kung saan ito ay ginagamit. Ang ethnic designs ay binubuo ng makukulay at iba't ibang linya at hugis. Makikita sa larawan ang ethnic designs ng iba't ibang pangkat etniko. Gaya halimbawa ng mga pangkat etniko na Igorot, Tiboli, at Maranao, at marami pang ibang mga pangkat etniko.
Sa paggawa ng mga disenyong inuulit, ang mga elemento ng sining tulad ng kulay, linya o hugis, maari nating gamitin ang relief prints. Ano nga ba ang relief prints? Ang relief prints ay isang uri ng pagtatatak o pagpiprint na mula sa mataas o nakaangat na bahagi ng inukit na bloke o linoleum block. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbuo ng isang relief master o molde na maaaring gamitin sa paglilipat o pagpaparami ng disenyo. Ito ay maaaring gamitin sa paggawa ng letter print, slogan o logo na makikita sa mga papel, tela, tarpaulin at sa iba pang materyales upang hindi pa ulit-ulit ang pagguhit o pagpinta. Alamin natin ang mga hakbang sa paggawa ng isang relief printing. Una, gamit ang lapis, direktang iguhit ang isang bloke o linoleum block ang larawan na nais itatak. Pangalawa, ukitin o tanggalin ang mga bahagi ng bloke na hindi kailangan gamit ang pait o chisel o lino cutter. Ang bahagi ng bloke na kailangan ay maiiwang nakaangat. Ito ang magbubuo ng mga linya para sa larawang itatatak at ang mga bahagi ng bloke na tinanggal ay nakalubog. Pangatlo, lagyan ng tinta o ink o pintura ang ibabaw ng bloke gamit ang rubber roller. Ang tinta o ink o pintura ay didikit lamang sa mga nakaangat na bahagi ng bloke. Pang-apat, pagkatapos lagyan ng tinta o ink o pintura, tatakpan ito ng papel. Kapag natakpan na ito ng papel, tanggalin ang papel na itinakip. Ito na ang tinatawag na relief printing. Ang larawan sa papel ay magiging baligtad o mirror. At pang-anim na hakbang, dahan-dahang ilipat ang papel sa lalagyan kung saan ito patutuyuin. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Basahin at unawain ang bawat tanong. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Una, sa bawat gawaing sining, napakahalaga na ipakita ang pagiging malikhain. Ano ang katangian ng isang batang malikhain? A. Nagpapaguhit sa iba? B. Nangungopya sa aklat? C. Nangungopya ng ginawa ng iba? O D. Nag-iisip at gumuguhit ng sariling disenyo? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D, nag-iisip at gumuguhit ng sariling disenyo. Pangalawa, anong elemento ng sining ang focus ng nasa ethnic motif design? A. Hugis, B. Kulay, C. Linya, o D. Tekstura? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C, linya. Pangatlo, ano ang dapat mong gawin kapag pinuna ang iyong natapos na gawaing sining? A. Magalit, B. Huwag pansinin ang puna, C. Punahin ang gawa ng nagbigay ng puna, o letter D. Tanggapin ng maluwag sa kalooban ang puna. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D, tanggapin ng maluwag sa kalooban ang puna. Pang-apat, ito ang tawag sa mga disenyo, letter print, slogan o logo na makikita sa mga papel, tela, tarpaulin at sa iba pang materyales upang hindi pa ulit-ulit ang pagguhit o pagpinta. A. Ethnic design, B. Mold, C. Relief print, o letter D, texture. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C, relief print. At panglima, bakit may kani-kaniyang motif design ang mga pangkat etniko sa ating bansa? A. Dahil noon pa man ay mahilig na sila sa sining. B.
dahil sa may kani-kaniyang estilo ang mga pangkat etniko. C. Dahil ang kanilang disenyo ay nagpapakita ng kanilang kultura at kapaligiran. O D. Dahil ang kanilang mga ninuno ay may kinagisnan ng uri ng disenyo para sa kanilang pangkat. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay... Letter C. Dahil ang kanilang disenyo ay nagpapakita ng kanilang kultura at kapaligiran. Pagsasanay bilang dalawa. Isulat ang T kung tama ang pahayag at M kung mali. Una, ang mga disenyong may etnikong motif ay makikita sa maraming bagay tulad ng banga, tela, damit, sarong, malong, panyo, cards at iba pa. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay letter T, tama. Pangalawa, ang disenyong etniko ay nakapagpapaganda ng mga kagamitan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay letter T, tama. Pangatlo, ang mga ethnic designs ay may mahalagang kahulugan sa mga pangkat etniko. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay letter T, tama. Pang-apat, ang ibang pangkat na naniniwala sa anito ay gumagamit ng mga hugis ng hayop, tao, halaman, bundok, araw at iba pa upang ipakita ang kanilang kultura. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay letter T, tama. At panglima, isinasaalang-alang ang gusto ng gumagawa kahit saang okasyon o pagdiriwang ito gagamitin. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay M, mali. Isaisip natin. Ang disenyong may etnikong motif ay makikita sa maraming bagay tulad ng banga, tela, damit, sarong, malong, panyo, cards at iba pa. Lalo nitong napagaganda ang mga kagamitan. Isagawa natin. Ngayon ay gumawa ng isang relief print ng disenyong may etnikong motif sa paggawa ng gift wrapper. Narito ang mga kagamitan na inyong kakailanganin. Banana stalk at iba pang gulay na may stalk. Brush. Acrylic paint o watercolor. Kartolina o cardboard. Gunting at container. Narito naman ang mga hakbang sa paggawa. Una, kumuha ng isang papel at gumuhit ng modelo ng disenyong etniko. Pangalawa, mula sa nabuong modelo sa papel, gumupit ng anumang bagay na maaring gawing pantatak o stamp tulad ng sanga ng puno ng saging o banana stalk at iba pang bagay na may stalks. Mag-ingat sa paggamit ng matutulis na bagay. Pangatlong hakbang, gumupit ng kartolina o one-half kartolina. Pang-apat, pahiran ng pinta ang dulo ng stalks upang mailipat ang disenyo sa gagawing gift wrapper gamit ang brush. Panglimang hakbang, sa pagbuo ng disenyo sa kalahati ng kartolina, iayos ito ng naaayon sa gusto mong disenyo. At pang-anim na hakbang, patuyuin ang kartolina at gamitin itong pambalot ng regalo. Tayahin natin. Panuto, iguhit sa kahon ang katumbas ng iyong antas sa mga kasanayang nasa unang hanay. Gamit ang rubric, suriin ang iyong ginawang likhang sining batay sa sumusunod na batayan. Narito ang rubric. Tandaan! Ang relief prints ay isang uri ng pagtatatak o pagpiprint na mula sa mataas o nakaangat na bahagi ng inukit na bloke o linoleum block. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbuo ng isang relief master o molde na maaring gamitin sa paglilipat o pagpaparami ng disenyo. Mga bata, marami ba kayo natutunan sa ating aralin?
Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y naibigan nyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam! Thanks for watching!